Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Bets on the Road, sa ating segment na Kwentong Bida. Pwede nyo rin po aming subaybayan sa aming simulcast, www.ctb3.com.ph. Yan, Doc Mario, ituloy na natin yung ating naputol na kwentuhan kanina. Ayan, oo. Sa pag-maintain po ng ganitong kalaki farm at nagpo-produce si Sir Jay ng almost 2,000 na mga tinali, syempre kailangan natin i-consider Doc Adonis at Sir Jay, good husbandry. No, siyempre kalinisan po sa farm. Bukod po dun sa good husbandry, kailangan nating consider din genetics. Siyempre yung mga uri o mga lahi na ating aalagaan. Pangalawa po, animal health. Yung mga basic na vaccination na kailangan po sa farm, tsaka good nutrition. Tapos tamang medikasyon at bakuna. Isa sa mga susi po ng tagumpay ng lahat ng mga successful na breeder na hindi natin dapat kaligtain. Siyempre, sa ngayon, challenge ng mga farm to farm, since malalapit naman yung ibang mga farm dun sa mga ibang area, ayan, kailangan po nating i-strict din ang biosecurity, mga kabets on the road. Kasi ang sakit ng mga ating mga livestock o yung ating mga sasabungin manok, ano yan, may mga area talaga na mataas ang challenge. Sa mga ganitong panahon, Doc Adonis, na tag-ulan, ano usually yung nakikita nating mga problema? Yan, common yan, Doc Mario, pag ganitong yan, maulan yung panahon, no? Dahil nga yung mga manok, usually iba, yung iba hindi makapag-regulate ng body temperature. Kapag yan, maulan, tapos sa araw, nag-iiba yung kanilang, kanilang body system. Yung iba, na-stress sila, ayun yung pinagmumulan ng, ng sipon. Minsan, naghahalak sila, tapos pag hindi natin na-treat yan, papasok yung mga secondary bacterial infection like mycoplasma at any diseases na pwedeng mag-cause ng respiratory problem, Doc Mario. Alam ko na bitin kayo sa kwento ng ating King Slasher Endorser na si Mr. Jayson. Pero habang masarap ang kwentuhan ng ating dalawang ka-vet friends at ang bida ngayon, minabuti munang asikasuhin ng ating guest ang kanyang kliyente. Matapos silang naglakbay patungo sa isang farm, mukhang nagkaroon na agad ng kasunduan sina Mr. Jayson at ang kanyang kliyente. Iba talaga ang ating bida ngayon, kaya narito ang payo o tips ng King Slasher Endorser sa lahat ng gustong subukan ang ganitong klaseng hanap buhay. May babahagi ko lang sa mga baguhan na gustong pumasok sa pag-aalaga ng Texas na ang sabong, magsimula po tayo sa konting dadlang ng cat. Kung maaari po, isa o dalawa, mataas na po yung tatlong dadlang. Tapos po, magsimula po tayo ng daan-daan. Huwag po tayo magparami kagad. Kumbaga, i-trial muna, Sir Jayce, no? Yung materials na gagamitin nila. Isa pa po, huwag po natin na ipagsabay yung pagpa-farm saka yung pagsasabay. Okay. Ulay po sila natin. Ayan, lagi po natin sinasabi. Ayan, at alam ko, kapag pinagsama mo yon ang pagsasabong tsaka yung pagpa-farm, baka mas mapunta dun sa sugal side. Sugal side, tama. So, kumbaga, mas piliin po natin maparami o kumbaga maiikot yung ating kapital para mapalaki ang ating manukan. Sir Jay, ano ang naging impact nito nung tayo magkaroon ng farm sa ating buhay tsaka sa anak buhay natin? Nagkaroon tayo ng madaming kaibigan. Ayan, sa industriya ng pagmamanok. Tapos, yung gastusan po sa farm, galing na po mismo sa manok. Tapos, isa pa po, stress po tayo sa trabaho. Pag nandito po tayo sa farm, nare-relax po tayo. So almost kompleto yung sinabi ng ating kasama ngayon, Doc Adonis, no? Kumbaga, nakapaghanap buhay na tayo. Tapos, Sir Jay, siyempre, ito hindi lang sa'yo. Alam ko, ang daming taong mga natutulungan, like yung mga kasama natin dito sa farm. Kumbaga, may pamilya po yan na sinusuportahan natin o sinusustain natin. Gaano naman ninyo nakikita yung suporta ng pamilya ninyo sa ganitong hobby o sa ganitong hanap buhay? Like yung pamilya po ninyo, ano po ang... Siyempre, kapag magsasabong tayo, kung minsan, di ba, alam nila, maglalaban tayo, magsasugal tayo. Ano po ang naging impact sa atin nung ganun, sir? Yung sa pagsasabong,
actually serpas pero kung pang because kung tanong sa buwan pwede yung laban ko po sa Pasay nakakuha tayo ng sa runner up ng breeder of the year sa kahit champion wala man akong napanood sa so mga breeding breeder talaga po tayo future plan balak pa po nating pa-increasein, padagdagan yung mga production natin. Since pagminsan nag-aintay ng 2,000, balak po nating i-increase ng 3,000 o 4,000. Ba, may plano po ba tayong gano'n? Sa ngayon po, yung plano ng farm na tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-bibig. Ang pinakamitiin po namin kung paano namin po sila na mapalaki na po, malulusog. Ayan, mga kabits on the road, bago tayo matapos sa ating kwentuhan, may sisingit lang kung isang isang questions na lagi ko din naman natin tinatanong dito. Sir, ano yung ang pinakamabigat na problema na dumaan sa ating farm dito na hindi natin kumbaga makakalimutan at patuloy po nating i-improve yung problema natin sa farm sa experience namin dito kasi hindi naman yung Pampanga kasi hindi naman kagaya doon sa ibang lugar na mataas yung sea level nila. Dito pinakamahirap yung kung paano magpalaki ng kung malasag mo dito. Ah, okay. So, sa nasa brooding stage sir tayo nahihirapan dito. Since Doc Mario, nabanggit na nakwento na rin ni Sir Jay yung kanyang production, tanungin natin yung sikreto niya sa breeding. Ano ba yung preparation niya bago niya isalang yung mga napili niyang mga materyales? O, since ngayong panahon na to, Doc Adonis, di ba, almost yung mga nagpa-priming, nag-i-start na sila. Start na sila, oo. Sir, sa ganitong, medyo may kalakihang manukan since nagpo-produce na tayo ng 2,000 na tinali, ano po yung preparations natin na ginagawa bago tayo sumabak dun sa breeding talaga? Dito meron po akong naka-ready na 160 na pullets. And then, ngayon po nakasalang na po yung AP. Kumbaga, yung set A ko po nakasalang na para po sa early bird. Sir, matanong ko lang, ano ba yung methods na ginagamit po natin sa breeding? Tayo po ba yung nagba-battery cage or nasa group pen po sila? Paano po yung ating ano? Yung ginagamit po yung method dito sa Windjammer, yung colony pets mo. Okay. Sorry, Jason, ito po yung mga battle crosses no, na nilalaban natin sa mga derbies. Okay. Sir Jay, may bibigay ba tayong advice o payo dun sa mga tao o dun sa mga kakilala natin na gustong mag-start? Ano yung mga mga kailangan muna nilang i-prepare bago mag-start ng isang ganito ng uri na anabuhay? Importante po yung pasilidad ng isang farm. Kailangan po hanggat maaari po kung kompleto po sana. Yung lugar, sabi na. So, yung location ng farm. Unang-una po siguro mga kabets on the road. Location po ng farm. Di ba? Pangalawa po, mga pasilidad. Tapos, yung quantity doc na yes, pwedeng malagay doon sa amin. Tapos po, bukod doon sa facilities, syempre, kailangan nating pinakamahalaga dito yung ilan yung ipoproduce natin. Syempre, ang budget o funding ng ating proyekto. Tama po. Tsaka syempre, pinakahuli nga, marketing natin, tsaka yung, kumbaga, pakikisama dun sa mga kapwa breeder natin. Diba? Tsaka yan, pagsali nga dun sa mga laban o dun sa mga matataas ng level ng competition para makilala yung pangalan natin. Yan, mga kabits on the road, no? Ang mga mapapayo ko no, sa mga gustong mag-start talaga ng gamefowl business at mag-start ng gamefowl breeding. Yan, unang-una yan, yung mga kailangan muna malaman, yung mga basic na kailangan natin malaman sa breeding. Kumbaga, lagi kong sinasabi, mag-start tayo, dalawa, tatlong linyado muna. Tapos, huwag tayo magparami agad at tingnan natin yung budget natin kung kayang sustain yung mga malalabas niyang mga quality chicks. At saka isa nating kinoconsider dyan yung panahon. Minsan kapag mataas yung disease challenge, kailangan talaga natin magdagdag ng supplementation like vitamins at
kailangan talaga ma-maintain natin yung programa natin sa farm. Mayroon tayong vaccination program at health program sa ating farm. Mga kabets on the road, sana ay nakapagbigay po kami ng konting kaalaman, konting tips para mapaunla din yung mga alagaing mga sasabunging manok. Sa susunod po, abangan po ninyo. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Dr. Mar Samson. Dr. Adoles naman po at kasama natin ang ating kaibigan na si Sir Jayson Antonio.